Hello guys, today magagawin tayong Epson No Power. So, ang brand nito ay L3110. So, ayan guys, ititesting natin. Ayan, No Power. Wala tayong makitang indicator. So, pakito sa inyo to guys kung paano mag-troubleshoot at paano magpa-class nito. Titignan natin yung cord, yung power cord, kung okay siya. Ayan. Select natin sa continuity kung mayroong resistance. Ayan. So, ayan, meron guys. May resistance siya. Ibig sabihin is good yung power cord. So, the rest sa loob ito. Maaaring power supply or switch or board. So malalaman natin yan guys kung pag nabuksan na itong printer. So fast forward na natin guys kasi medyo matagal ang pagbubukas ng printer. Ayan guys, nabukas na. Nabuksan na natin. So, ititesting natin yung power supply. Yan po yung power supply niya. Parang maliit na box na black. So, ititesting natin. Check natin sa voltage kung mayroong voltahe na lalabas o mayroong output na voltahe. So, ayan. Negative to positive. So, meron tayong na measured na 42 volts DC. Ayan. Ayan, meron din sa kabila. Bali, may switching yan guys eh. Ayan. So, okay naman yung power supply. So, next step yung board. Kung merong problema din. So, ayan, check natin yung board. Babaklasin natin yung board. So, ayan guys, inabot tayo ng gabi. Alas 6 na ng gabi. So, ayan, nabuksan natin yung, nakabaklas natin yung board. Check natin yung mga components or may problema na parts. Ayan. Okay naman tong coil na SMD coil. So, check natin yung papasok na supply. Ayan. Ayan, okay naman. So, check natin yung regulator output. Ayan, yung mga resistor muna, mga capacitor, kung baka may shorted. So, ganun ang pagtutrouble ng mga parts ng board. Check natin kung merong nag-drop ang voltahe, nag-drop yung voltahe niya, kaya hindi natuloy. Kasi mayroong parts na shortage o open kaya hindi magtuloy yung power niya. Ayan. So okay naman yung board. So tingnan natin yung last option, yung switch. Baka may problema yung switch nito. Tingnan natin. Ayan, ito yung switch ng flex switch papuntang board. So titignan natin. Sabi daw na mayari bali nabuksan na pala ito ng ibang technician kaya hindi yata nagawa.
So sa akin na lang pinagawa ito, kaya check natin. So wala namang sira ang power supply at saka yung main board. So titesting natin yung switch, bakit wala siyang indicator at hindi nagpapunction yung power button. Ayan. So yun nga, wala mang function. So bubuksan natin yung covered na yan, cover. So tignan natin kung anong naging problema. Baka nga putol yung flex, or nabali yung flex, or ano, natupi. Bahala na kung anong mangyari. Titignan natin. Kasi sabi daw ng mayari, pinagawa na daw ito nila, hindi daw nagawa. So titignan natin. So yun guys, nabaklas na yung mga tornilyo. Titignan natin. Ayun, parang may napapansin tayong tanggal sa board. So kailangan natin mabaklas. Ayun. So mukhang binuksan na rin ito kasi pinilit yung cover. Ayan yan guys, oh, may napansin kayo, parang tuklap siya sa mismong board. Natanggal yung flex niya doon sa mismong board ng button. Kaya pati yung indicator, power switch indicator, pati yung power switch at pati power at pati yung switch ng mga scanner hindi nagpa-function dahil nga doon sa natanggal na flex, natuklap sa mismong board. Kaya tignan natin kung anong nangyari. Ayan, nahulog na. Ito na nga. Ayan guys, oh. Ayan, tuklap nga guys. Siguro binuksan ito, pinilit yung mismong ano, hindi nila alam na may flex pala sa loob. Nasama yan, natuklap. Kaya gano'n lang nangyari. Kaya hindi natin malalaman kung nagpa-power nga yung mismong printer kasi nandito yung ano eh, switch eh. Yun, oh. So hindi nga talaga magpa-function yung power dahil nandyan yung switch, power switch. So nakita na natin ang problema ng printer dito lang pala sa power switch at sa flex. Yan, kaya ang gagawin natin dyan, dahil tuklap na ang circuit board, circuit nya, ang gagawin natin dyan, isang option ay jajumpera natin ng magnet wire. So yung ibang pin yan, ihinang natin dyan sa board mismo. Pero yung mga tuklap na yan, papalitan na natin ng magnet wire. Ano, tuklap po. Pati yung mismong circuit board nasama dun sa socket. Kaya yun na lang ang gagawin natin, yung jumper. So panibagong circuit na gamit ang magnet wire. So ayan. Kaya sa mga hindi masyado alam mag-repair sa printer, huwag nyo lang subukan kasi napakasela ng printer.
maaaring may maputol dun sa ibang parts. Pag hindi nyo alam buksan yung printer na ito, mga printer, maaaring masisira nyo. Kaya ang the best nun is ikonsulta nyo sa marunong talaga, mas marunong. Huwag yung sarilihin nyo lang. Kaya kailangan technician na ang gumawa sa printer, yung marunong talaga. So yan guys, hinihinang na natin yung ibang linya niya na mayroon pang circuit. So dalawa na lang natitira. That is yung iba, i-jumper na lang natin dun mismo sa natuklak niyang circuit. Ayan. Medyo mahirap nga lang at kailangan samahan mo ng konting tiyaga at konting nilaga. Nilaga. Ayan guys, ayan na. Nakita nyo na guys yung naging itsura ng ating socket button. Ayan, may mga jumper na. Kaya sure ball, okay na to. Testing natin. Ayan, guys. Yan yung power switch button. Power supply. Yan, power supply guys. Para siyang adapter. So, saksak natin. At i-testing. Ayan. Okay na guys. Open na. So, wala na talagang patid. Talagang open na siya. Talagang okay na. So, assemble na natin lahat. So yan guys, maraming salamat sa panonood nyo at sana may natutunan kayo sa aking vlog. So huwag nating kalimutan i-subscribe ang ating channel para lagi kayong updated sa aking vlog at click nyo na rin ang notification bell para bawat vlog ko notification nyo at mapapanood nyo lagi. Masusubaybayan nyo ang aking mga vlog. So, hanggang sa muli. Next vlog ulit. Maraming salamat guys. At ingat kayo lagi. So, bye-bye.